Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan! Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan! At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan! Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw Pilipinas, med na aga katanduanes, and welcome po sa second episode ng Ating Salitaan ng Ating Kaugnay Podcast, the provider of extension and advice services. Ngayong episode pong ito, makakasama natin ang kauna-unahang Farmer Association beneficiary ng DFP Farm Tech Package sa Riyong 5. Ang presidente po ng Ibong Sapa Rice Farmer Association, Mr. Saldetti Sarmiento. Magandang umaga, Sir Salde. Magandang umaga po. So, unang-una po, congratulations kasi sa karamihan ng dito sa atin, sa Region 5, yung maraming asosasyon, kayo po yung napili na maging kauna-unahang beneficiary nito pong ating DFP. Thank you po, sir. Farm Tech. Maraming salamat po. Bali, ito pong Farm Tech packages po ay naglalaman po itong bag na ito ng iba-ibang mga kagamitan, lalo-lalo na po sa ating ICT, na kung saan makakatulong po sa ating mga farmers. Meron po dyan na cellphone, may tablet, meron po tayong projector and screen, ha, na projector. And then meron po tayong PA system, makakatulong sa atin pag tayo ay pumunta sa field. Tapos tayo po ay nagbahagi at nagtanong din ng ibang mga kaalaman na natutunan natin dito sa DFP, sa ating mga kapwa farmers din. Yung medyo malalayo na at mapupunta natin. So ito po, Farm Tech na package na ito ay design para kumbaga madala-dala lang po natin. No? Thank you. So po, the sir. Same thing po, meron din yung mga USB, meron din po siyang mga connection, may internet connection siya, connectivity, para kahit nasaan bukid tayo, kung saan pa tayong lugar, ay makaka-access po tayo sa internet. So, una-una po, Sir Saldi, ang ano ko lang po sa, ang unang tanong ko is, paano po ba itong Ibong Sapa Farmers Association nag-umpisa or nagsimula? Paano po po kayo naging isang buong organisasyon? Una-una po, sa LG Ugarap, dati po kami may existing na association, yung old is Banhan Farmers Association, combined of San Vicente and Utapa. Then, through LGU, sir, barangay na po ang organize nila. Kaya, nabuo po yung Ibong Sapa Rice Farmers Association exclusively. So ngayon po, kailan po yung nabuong yung itong combine na, di ba? Combine na naging isang anong isang barangay. Kailan po siya naging nag-combine? Yung mga previous year ko po, before na mabuo po yung Ibong Sapa Rice Farmers Association, yung mga sinauna po yung mga ninuno pa. Talaga matagal na po siya. Oo, yung pangalan po nun ay Sibanhan Farmers Association. So nawala na po yung farmers, yung Sibanhan Farmers Association. So pika-identify na po ng LGU, so barangay-barangay na po. Kaya nabuo po yun. So sa ngayon, separate po ang San Vicente Rice Farmers Association at saka Ibong Sapa Rice Farmers Association. So ang San Vicente po ay yung barangay? Barangay din po. Ito pong Ibong Sapa ay barangay? Barangay din po. Okay. So dati combined siya? Combined po. Okay. Paano po at ilan ba? Ilan bang miyembro nyo ngayon? At sino-sino yung mga miyembro nyo? Sa ngayon po, may 30 active members po kami. 30? May presidente, ako po yun. Tapos may vice president.
Then may, I think, 6 na board of director. So, kompleto po ang officer. So, at saka, 30 lang po yun? 30, all in all. So, lahat-lahat na po, nasa 30 active members. Okay. So, paano naman kayo na-link? Paano nilalaman yung tungkol sa program, yung sa Digital Farmers Program na yun? Or paano yung programa, paano kayo nag-attend ng mga trainings na kinandak ng ETI during that time? Through NGO po, sa pangunguna nila Sir Alex. Then, yung last year, nag-conduct dito ng training. So, willing po yung mga members namin, particular yung mga millennial eh. Yan ang gala sa amin. Para ma-beneficialan po siguro kami. Okay. So, galing sa Municipal Agriculture Office, kayo po ay, kayo yung pinadala na mag-attend. Yung association niyo. Opo. Buong association niyo nag-attend? Or may iba pa? May iba pa po. May iba pa. Yung San Vicente, mayroon din po. Mga, I think, 3 po po members. Pero majority ng training dito ay po. Kayo po ano? Ay, ibig sabihin, yung kahit taga San Vicente, pero member po ng isang ano? Hindi po. Separate din po sila. Kasi, ang history po ng San Vicente ni Bonsapa, San Vicente is a mother barangay. So, siniparit lang po kami. Tapos naging barangay na rin kayo? Okay. Since 1959. 1959. Okay. So, kaya pala dati, magkasama lang yun. Oo, yung Sibanan Farmers Association, isang dalawang. Nagkano na pala kayo? Kailan lang po kayo naging separate na barangay? 1959. Okay. 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 Ilan yung ano yung composition ng grupo, lahat ba ay mga medyo may experience na or may ka ano pa rin nakasama ang mga youth or mostly yung mga youth ang natin but may mga I think mga 3 to 4 senior citizen. Hindi naman meron pa rin yung mga hindi naman masyadong senior pa pero hindi pa meron. So ibig sabihin yung grupo nag-attend ng Digital Farmers Program, karamihan po doon ay mga kabataan. Kasi siguro mga anak na yun, ano? Yung mga anak po nila. Ang mga mother nila o father nila is a farmer. Yun ang miyembro. Yun ang miyembro. So, sabi ng Juan, ng father nila, hindi ako makatin dyan. Kaya yung anak nila mismo. So, di ba, pag-attend niyo po, kayo po personal yung nag-attend ba? Hindi po ako naka-attend noon. Sino po yung nag-attend sa pag-attend? Ito po yung mukha namin na isa. Ay, anak mo or? Hindi po. Kasi membro? Hindi, wala po ako sa family ko na nag-attend. Kasi wala naman kasi dito yung mga anak ko. Wala naman po. Kasi puro nasa ibang. Yung mga ibang anak ng mga miyembro? Oo, okay. Yun yung encourage. So, nag-attend po sila ng, I think, nag-under ko ng DFP-1 and DFP-2 training. Yung po ay kinandak last year, ano? Last year. Last year. And, siguro nakikita nyo rin po, ano po yung result kung nalalaman nila or nakapag-attend yung ibang mga miyembro nyo? And paano nila na ipaabot sa iba pang miyembro ng ang organization? So, ang base of feedback ng mga nag-attend is maganda, mabuti ang may dadala ay may dudulog nito. So, technology. Na ano na po ba nila? Na kumbaga, naibahagi na ba nila sa kanilang mga ibang miyembro? Yung iba po, pero yung pagdating po nito, nakasabi ka agad sila, pwede natin dito i-share sa ibang barangay. Okay. Yun ang feedback po sa mga nag-training nito. Particular, nandito na yung mga unit. Sabi na, makakatulong tayo sa ibang barangay. Okay. Bilang presidente po ng asosasyon o ng organisasyon na nandito, yung isang ibong sapa. Sa tingin niyo po, ano yung maitutulong nitong programang ito, especially itong DFP ito? Sabi nga kanina, dun sa ating, kasi turnover kanina natin ng package, sabi ni Sir Ace, itong provincial agriculturist na doon na tayo patungo eh. Diba?
mechanization, di ba, innovation, digitalization, doon tayo eh, yung farming natin. So sa tingin niyo po, itong programa ito, ano yung maitutulong, lalong-lalo na sa inyong organization? Napakalaki po yung naitutulong ito, yung technology. Kasi ang katanduan is, particular ang barangay nung sa Darap. Kasi during calamity, nahirap ang kami sa kuming case ang pagdating sa komunikasyon. So, through this unit, so madali kami maka-connect kung saan man through internet. So, yun ang pinakamabilis siguro kung ipan. At saka, napakalaking tulong ko sa ASLAN din. Especially ng mga application apps, mga apps na nandungon sa ating mga cellphone. Oh. Na yun ang tinuro sa atin ng DFP 101 saka 102, di ba? Then nandun yung sinasabi na nakakaligtas po kayo sa market, di ba? Through, yan nga po. Kumbaga, yung mga produce po ninyo ay naibibenta nyo na kahit di kayo pupunta doon sa market, di ba? Sa mga cellphone lang, tapos nag-click sa application, nakakatulong na po yun. Iyon po ang malaking bagay kasi sa nung wala pa ito, ang isang pag-asa namin sa our market during harvest, through NAP lang. Wala kaming ibang binabagsakan ng ani namin, NAP lang. So, parang ito ng mga technology, so siguro makaka-market kami through apps. Yun ang kaya napakalaking bagay po na farmers. Kaya po bilang farmer, sa tingin niyo po ay ano yung magiging advantage po dito sa inyo? Bilang ano, practitioner ka eh, nasa field. Dati wala tayo ganito, pero sa ngayon meron na. Unang-una po, kasi as senior, gumagamit na rin po ako ng cellphone. Ang time na medyo malayo ang LGU, magtanong ako sa mga technician kung ano ba ang sakit ng palay ko. Pupunta ka ba? Oo. So sa ngayon, na ginagamit ko ang app, sa kapwa partners, nakaka-advise sila. So, yan ang kagandahan na nadalay ko. So, ibig sabihin na pa-practice nila po? Opo. Oo, galing na. So, yun po, kasi nga, di ba, nag-training kayo ng DFP 101 sa 102, ang kinakailangan doon ay pinahiram tayo ng mga cellphone during that time, nag-activity tayo. Pero siyempre, pag-alis ng katasan training, dala na kung ano, dala na namin yun. Pero ito po ngayon, kung titignan natin yung turnover po natin ng mga gamit, di ba? So, again, sabi nga natin, hindi lamang tayo dapat maturuan. Dapat magkaroon din tayo ng mga, yung mga gadgets na yun, ma-provide din po tayo. Ito po ay isa na sa katuparan yun, di ba? Meron na kayong mga gadget. And ano pa po yung mga plano ng grupo na naka-receive po kayo ng itong FarmTech? And then, paano pa ba, ano pa yung mga future niyo kung binabalak? Kasi may kailangan na meron tayong plano eh, di ba? Yeah, po. Sa after 6 months, ano ba yung gusto natin mangyari? So, kasi babalikan po natin ito eh. Apo. No, so, ngayon, after 6 months, babalik po kami. Siyempre, i-monitor, di ba? Tanungin kung anong nangyari na. So, ano po yung plano ninyo para dito? Kasi siyempre, so, anim lang ito, medyo limited pa. Paano ba yung tinitingnan nyo? So, para magamit ng nakakarami. So, sa ngayon po, ang feedback sa akin ng mga mamilyan, so, napag-aralan nila doon, through this mga unit, yung cellphone, may isi-share sa mga kapwa farmers, yung mga mamilyan na hindi nakaatid. The neighboring barangay, nakapilihan, particular sa iba pang kuha ng dirap. So, siguro, nagpa-plano kami na magkaroon kami na every month, twice a month, magkakanda kami ng training. Kami din ang mag-share dun sa iba. Wow. Yung galing po sa inyo. So hindi na lang isang sapa, no? Oo, hindi lang. Sa ano? Sa barangay Ibong Sapa, hindi lang. Exclusive. Balilong Sapa, anong tawag? Ibong Sapa. Ibong Sapa, Ibong. Okay. Oh. Ibong Sapa, hindi na lang sa Ibong Sapa, para magkustuhin po sa ibang barangay pa. Opo. Kapilihan, Kapilihan, Santo Niño. Dito sa, ano to, sa San Vicente. San Vicente. Okay. Kasi, particular po, kung sa pagiging ko ako pa, isa po ako miyembro pa ng Suiza.
Small water irrigation pounding. Kaya so yung mga neighboring barangay, bagong programang ito, naisir din namin. Ang ganda. So, ano po yung ano nyo, bilang pagtatapos natin, ano po yung inyong masasabi, ano po yung message po ninyo na message of encouragement sa iba pang mga organisasyon na katulad nito, di ba? Sa umpisa, wala naman kayong alam na magkakaroon kayo dito, di ba? So, ang alam na lang yun, training. And then, afterwards, ano na, yung training, di ba? Pero ito ay malaking tulong, ano? So, ano pong masasabi nyo at siguro a word of encouragement para sa iba pang mga ating mga taga-subaybay ng ating podcast? Yung sa akin masasabi sa mga neighboring barangay, yung membro ng Suiza Catanduanes Federation, so siguro, na-encourage ko kayo na once na nag-programa na po kami dito, share ng technology, galing din sa API program, so siguro, magpunta na lang po sa amin, sa secretary, then for scheduling. Yun po. Kaya in-encourage ko po sila, kasi malaking din tayo po itong maitutulong sa mga partner. Okay. So, maraming salamat, Sir Saldi T. Sarmiento, ang salamat. Ating pong presidente ng Ibong Sapa Farmers Rice Farmers Association. Maraming salamat po. Dito po tayo ngayon sa Birak. In time dito sa turnover ng ating farm tech package na recipient po itong itong asosasyon. So maraming maraming salamat po at syempre ito naman po ang gusto natin, di ba, sa ating mga farmers na talaga po tayo ay mag-level up na yung ating mga farmers, kasi nga para sabi nun, no farmers will be left behind, diba, sa programa. Totoo po, yeah. So again, maraming salamat Sir Saldi, okay. And sa congratulations po sa buong asosasyon ng Ibong Sapa. And siyempre, maraming salamat din po sa ating LGU Birak, sa ating mga nakasamahan sa LGU Birak. Yan, nandiyan sila sa Ma'am Tadoy, di ba? Sila Sir Alex, at marami pang katulong natin dito sa ating programa, especially sa ating Digital Farmers Program. Okay? So maraming salamat po ulit at ito po ang inyong Kuya Mike. At atin sa inyo yung ating second episode ng ating Kaugnay Agrisalitaan Podcast. So maraming salamat po and God bless. Salamat po din, Sir, sa staff nyo, sa pamuna ni Ma'am Farouk. So, ang buong membro ng dalawang asosasyon, kay San Vicente ni Buong Sapa, mas po kong nagpapasalamat na dinala nyo ang technology dito sa barangay Buong Sapa. Salamat po. Maraming salamat. Okay. So maraming maraming salamat po. At ito po ang inyong Kuya Mike na nagsasabing patuloy po tayo para sa ating masaganang ani. Di ba? So God bless po and Diyos mabalas. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.